Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lugar kung saan bumulusok ang Dimple Star Transport bus sa Sablayan, Occidental Mindoro noong Martes, 19 ang nasawi sa trahedya. Nagpataw ng LTFRB ng 30-day preventive suspension sa buong fleet ng Dimple Star Transport. Pero mas matinding parusa ang nais ng Pangulo. Pinahuli ko na yung nangyari nito. Pati yung nag-operate ito, lahat ng operate ito. Kulong mo lang muna. O, walang kompeto. Sasabi ko, kulong daw kayo ka. Wala si order. At lahat ng kaya may existence certificate, wala ko niya. Kung magalit-galit sila, buhusan mo ng gasolina at sabihan mo. Sabi ko, utos ko. Lagay mo rin pangalan, apat orders of Duterte. Ayon sa LTFRB, bago ang trahedya sa Sablayan, 24 na nasawi dahil sa iba't ibang aksidenteng kinasangkutan ng kumpanya sa nakalipas na mga taon. Ayon sa Pangulo, fraud at hindi reckless imprudence daw ang ikaso sa Dimple Star Transport dahil daw sa panlulukan ng kumpanya, marami raw ang namatay. Binanggit din ng Pangulo ang karaniwang maling gawain daw ng mga kumpanya ng bus na nagpapahamak sa mga pasahero. Yung iba, ganito yung istorya. Yung small companies, kaya may dalawa, tatlo, pabilisan niyan sila ng biyahe. Kung sa isang 24 oras, kung makabiyahe ng dalawang beses yan. Ngayon, kung ganoon ang requirement nila sa tao nila, posible ito. Para alerto sila, walang tulog, nagsasabuyan. Kaya sabi ko sa dito sa polis, kuna ng buksan yung katawan, tignan yung ano, kung may mga kemikal. Siningil din ng Pangulo ang DPWH kung bakit inabot ang 2 taon ang road construction sa pinangyarihan ng aksidente. Dapat na raw matapos lahat ng nakatiwangwang na proyekto sa loob ng 1 buwan. Bakit inabot ng 2 taon? Bakit talaga proposal? Ano? Pagbabalo. Bakit? Walang tao? Mostly sir, nangyayari sa tao. Bakit? PPA? Sa pangunin sa day. Mga PPA ito, pati ito, pakialaman ninyo. Bago pumunta sa crash site, binisita ni Pangulong Duterte ang mga sugatan sa ospital, maging ang burol ng mga nasawi. Nagbigay rin daw siya ng financial assistance. Bam Alegre, GMA News.